dito po kami ngayon. Sa Choice Market. Sinasamahan ko lang po itong kaibigan ko kasi nga po, naglalakad na siya ng requirements. Lalakad siya ng requirements kasi nga, ala, 10 a.m. po yung bukas, Tina. So, ayun nga po. So sad. So sad, guys. Kasi, sama ako ng NBA today. Kasi nga, sarado pa. Kasi nga, 10 a.m. po yung bukas. 10 a.m. open ang NBA. So, minsan, mag-search muna kayo sa Google bago kayo sumugod. By the way, ang content ng vlog na to, how to get NBI and how to possess. How to be possessed. Kasi, paano ka mapossess kasi sarado pa yung NBI pagdating nyo. Diba? So, sinusulit ko lang po yung mga panahon na magkasama kami netong baboy na to. Kasi nga po, nagre-refrain na siya, tinatanggap na siya sa home base. Agogo dancer. Ay, hindi tatanggap yun pa. Mucho. Ano, sumo dancer. Mucho dancer. Mucho dancer. So, ayun guys. Uwi kami Luhaan. Ang next target niya ngayon is yung Police clearance. Tingin mo sasamahan pa kita doon? Hindi na. Paano? Ano? Hindi na. So ayun, bababa na ulit kami. Welcome to my crib. Oh, bumili ka na ng ano? Ng wrapper kasi di ba gagawa ka ng cheese stick. Gagawa niya daw ako ng cheese stick. So yun nga. Oy, bumaba ulit kami. Bakit pag ang bagay ko manilibre, parang ano yung dispedida mo? So, ayun nga. Ito na, pababa na kami. Nag-anak siya ngayon ng wrapper tsaka cheese kasi nga gagawa daw siya ng cheese stick. Dadalhin niya sa office mamaya. So, ayun nga. Naglalakad na kami dito sa market sa may palengke sa baba. Kasi nga, babalik na lang siya ng 10 a.m. kasi nga sarado pa yung NDI. 10 a.m. pa daw magbubukas. Diyan, maraming person dyan eh. Eto, may rapper. Magkano mo dito? Yan, bumibili siya ng rapper. Nagawa siya ng cheese stick mamaya. 6 pesos o dalawa? Pwede na yun. Dalawa lang po. Yan, madami nang magagawa yan. Ito may isang. Oo. Ang sabi. Sinasabi, kadamutan niya, huwag daw ako maingay sa office. Oo, sige. Tapos magtatapos. Oh, sige na, hindi na ako mag-ingay. Ayun, nagbigyan ng peso doon. Pero, sagot na lang siya. Baka by November, wala na tong baboy na to. Ang dami na yan. Pag okay, hindi naman malalaki gagawin na eh. Ay, lalakihan mo ba? O di lakihan mo na yan. Kaya na yan, madami na yan. So, nakabili na po kami ng wrapper ng keso. So, saan na tayo pumunta? Bibili na ng... Hi! Cheese! So, ito naman, bago na yung content niya. Mabilis magbago yung content ng vlog natin, guys. Ako na naman ito, how to make cheese steak. Ate, magkami malaki. Mayaman. Parang ito yung ano, pampalubag loob niya. Kasi pinirevision niya ako. Ipapangala. Pinirevision niya ako, sinama niya ako dito. Tapos sarado pala yung NBI. Ipangaya ako isa, para mamaya. Ano? Sa'yo ka na, Zumba, Tina.
Sumayo ka na, di ba mga kosa mo yan? Pero kung di pa tapos, sasayo ka talaga. Kung di pa tapos, sasayo ka talaga. Ayun na, guys. Ito nga pala ang Lucky G. Lucky Gangster. Kala ko Lucky Gang. Ikaw, gang mo. Shoplifter ka, di ba? Scammer ka, di ba? Gago, ikaw lang yun. Alo, alo. Diyan, ilabas mo na yung kaluwaan ka. Oh, ano? Ikaw nga ilabas mo yung wallet na kinuha mo doon. Ikaw. Sino may bag sa bag? Sino may bag sa bag? Anong may bag sa loob ng bag? Tanga na ang hilig mo sa ano, no? Sa paulit-ulit na salita. May market dyan sa Church Market, eh. So, saan tayo pupunta na ito? May na-vlog yan ng vlog. Pagkakalitaan. Hindi yan. Teka lang. Oh. Yan na po ang tamang pagtawid. Ito pa yung bago content ng vlog. Okay, guys. Tamang pagtawid. Ano? Napaka-init na. Malapit na tayo sa Mars. Mars? Ano ba yung pinakamainit na planet? Sun. Planet, eh. Planet yung tanga. Tanga star yung sun, bali. Ay, sir. Tago na. Boom! Tago na pala. Baliw po. Nakatayin turo nung high school. Sinong teacher mo nun? Nakalimut ako. Sino nga? Reklamo natin. Correct. Ang pangalan, ano yung complete name? Nakalimutan ko na. Sambun natin sa DepEd, dali. Kaya pa natin habulin yun. Nagayon. Mabayot. Mabayot, tapos ganyan tinuturo sa'yo? Bobo lang. Parang ang tagal din yata natin makakasakay. Ang tagal din yata natin makakasakay dito. Pamili ka. Ang bahunong ka. Ginawa mo pa akong sampayan. Ginagawa mo? Ha? Ginagawa mo? Ganda na akong tumakbo kasi habol na ako. O, tatakbo siya kasi maging istat siya ng bag dito. Sabi kasi ano to eh. Sa lahat ng sindikato ito yung founder. Lalalala. Pag ganun kalagyan mo sa ganun. Lululul. Taglay. Hindi ko pa kaya i-edit yun. Tang na. Ako ko yung tang. Wow. Kwenta ka eh. Saan doon tayo sasakay? Saan tayo sasakay? Dito nga. Oh, yun guys, masyado na mainit. Close muna natin itong vlog. Close muna natin. Mamaya na ulit. Close muna. So, hi guys. Finally. Dito na ako sa apartment. Nakauwi din sa wakas. Grabe. Sobrang init sa labas. Tapos sobrang traffic pa. So, sumakay kami ng jeep ng around 8:05 ng umaga. Then nakarating ako dito sa apartment sa Pasig Palengke is 9:11. So see, from Life Homes dun sa sinakyan namin hanggang dito sa Pasig Palengke, 1 hour yung binahe ko, which is kapag normal na biyahe lang, which is parang ano, or yung normal yung normal na biyahe lang is from here or from Life Homes to Pasig, kapag walang traffic or yung parang yun nga, normal na biyahe, aabutin na siya ng 30 minutes, mabilis na yon. So, kasi kapag gabi ako bumibiyahe from here to work to Tramo, ang natitake lang or nakukonsume ko lang ng oras is 30 minutes. Yun na yun. So, isipin mo sa traffic, 30 minutes agad or more than 30 minutes agad yung nawala sa akin. So, instead na nag-aayos na ako dito or nagpe-prepare na ako ng breakfast ko, then, yun nga. So, kinain pa ng traffic. So, sa mga commuters, lalo na sa mga pumapasok na pang umaga, yung umaga yung pasok, sobrang daming tao kanina. So, next time, i-vlog ko din yung scenario dun sa labas,
yung itsura ng mga commuters tuwing umaga, yung mga workers or mga employee ng morning shift, then makikita nyo, grabe, sobrang daming tao, ang daming nag-aantay ng jeep, and then kung makikita mo talaga na kapag may huminto na jeep sa mismong waiting area, makikita mo, akala mo parang, alam mo yung World War Z na nagtatakbuhan, tapos nahabulin nila yung jeep para lang makasakay, kasi nga nahabol nila yung oras para lang hindi mali. So shout out po, or nananawagan po kami sa mayor ng Pasig City, kay Mayor Vico Soto. I'm not sure kung mapapanood mo tong vlog ko, or sana mapanood mo. Hindi naman po sa galit ako or may sama ng loob. Nananawagan lang po kami na, or humihingi lang po kami ng tulong na sana po masolusyonan or magawa ng action yung traffic sa Pasig, kasi po para po sa aming mga commuters, napakahirap po, lalo na po yung oras. Mahalaga po sa aming mga empleyado o mga nagtatrabaho yung oras. Alam ko naman po na naiintindihan nyo, or alam ko naman po na gumagawa na kayo ng action para lang masolusyonan yung traffic dito sa Pasig. Then maraming salamat po sa kahit pa paano gumagawa kayo ng action. Pero hiling lang po namin na sana po masolusyonan na siya, at tatanawin po namin yung malaking utang na loob kung sakali mang ganun, kasi sobrang laking ginhawa po yung may dudulot sa amin, lalo na po sa aming mga nagtatrabaho, kasi unang-una sa lahat, hindi kami malilate sa trabaho, and hindi kami gagastos ng malaki, kasi nakikita ko most of them or karamihan sa mga commuters na nagtatrabaho na pipilitang mag-book ng Grab, ng angkas, or ng habal-habal man dyan sa labas, which is yung cost ng pamasahe or yung transportation is triple dun sa normal na ginagastos nila sa pamasahe kapag normal na biyahe lang yung ginagawa nila. So Mayor Vico Soto, nananawagan po kami sa iyo, at sana po tugunan niyo po yung hiling namin na masolusyonan or gawan po ng action yung traffic dito sa Pasig City. And maraming thank you po sa alam ko po na may mga action na kayong ginawa, na maraming salamat, na-appreciate naman po namin yun. Maraming salamat po sa unang hakbang na ginagawa niyo para lang masolusyonan yung traffic dito sa Pasig. Bagus, sana po is masolusyonan pa siya, or mas mabawasan pa yung traffic. Maraming salamat po kung mas mapapabilis yung action na magagawa niyo po para lang po mabawasan yung traffic dito sa Pasig. Yun lamang po, and next vlog ko siguro is i-vlog ko yung scenario or yung itsura ng mga commuters tuwing umaga pagka-out ko sa trabaho, and then yung mismong travel time or yung oras na makukonsume ko from Tramo up to here, Pasig Palengke. So guys, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Maraming salamat po sa pagtsatsaga sa panonood, and then naway patuloy niyo po ako supportahan. And please don't forget to click like, share, and subscribe to my YouTube channel, Vincent Amor. And then hanggang feel free to comment na rin po yung mga gusto niyong yung mga suggestions nyo or request nyo na gusto nyo gawin ko sa next vlog ko. And maraming salamat po ulit sa pagtsatsaga ng panonood. And by the way, I have a special mention, which is yung first person na nag-request na mag-shoutout dito sa vlog ko, which is, so shoutout po kay J. Rico, eto na po, maraming salamat. For the first time, may nag-request na magpa-shoutout sa vlog ko. Thank you. I really appreciate it. So, yun na nga guys. Maraming salamat ulit sa panonood. And hanggang dito na lang po. Bye!